So, record ko na siya. Okay, calculus. So, yung calculus natin, pwede natin siyang masabing nahati siya sa tatlo. Okay, tatlong branches. Which is, una, is yung difcal. Okay, differential calculus. Pangalawa, integral. Okay, or integ. Integral calculus. And then, yung pangatlo, is yung tinatawag natin na diff-ec or differential equation. So, technically, itong differential equation, yung differential equation is combination na siya nung dalawang nauna natin. Combination na siya nung differential and integral calculus. So, technically, sa isang problem, sabay niyong gagawin yon. Okay? So, ganun yung setup nung differential equation natin. Pero, ngayon, focus tayo ngayon sa integral calculus. Okay? So, integral calculus. Okay? So, meron akong PowerPoint dito. And, wag niyong ano. So, ayan. So, sabi dito, integral calculus is the branch of calculus which deals with functions to be integrated. So, the new process is called integration. Okay? And which is the reverse process of differentiation. So, kaya ako nasabi kanina. So, yun nga, nabanggit dito. New process is called integration. Okay? Diba? Diba? Kung dito, ang process na ginagawa sa integral calculus is integration. Sa differential calculus, diba? Ang term na ginagamit natin for differential calculus is either derivatives. Okay? Derivatives. Or differentiation. Okay? Differentiation. And technically, yung integral calculus, tinatawag din siyang, may other term tayo for integral calculus. Other term. Other term for integral calculus is yun nga, anti-derivatives. Okay? Kaya tinuturo muna yung differential calculus kasi technically, yung integral calculus natin is reverse process. Katulad nung sabi sa PowerPoint, reverse process lang siya nung differential natin. So, ang point dito, yung mga, lalo na, once na nag-proceed na tayo ngayon sa mga formulas regarding sa integral calculus, mapapansin nyo, kabaliktaran lang siya ng mga formula na meron tayo sa differential calculus. Okay? So, ibig sabihin nun, kunwari, nag-derive, so, pati masabi na anti-derivatives. Example, okay? Kunwari, merong pinapa-derive na certain function. Okay? So, derivatives, find the derivative of f of x. Okay? So, technically, pag nag-derive tayo ng f of x natin, ang lalabas sa kanya is ganyan, di ba? Ganyan yung parang final answer natin. First derivative of function of x. Okay? Once na ito naman, itong certain derive natin, kung itong na-derive natin, i-integrate natin siya or i-integral, the integral of the first derivative of x is equals to babalik at babalik lang din siya doon sa unang equation na meron tayo. Okay? Mas i-discuss ko siya siguro mamaya. Okay? So, yan yung kaya siya tinawag na anti-derivatives kasi technically once na nag-derive ka ng certain problem tapos pag in-integrate mo siya, kuwari itong x squared. Diba pag din-derive mo siya, pag nag-derive ka ng x squared, ang sagot niyan, ang derived ng x squared natin is 2x. Okay? Pero once na in-integrate mo tong 2x, kuwari, ayan, sorry ang pangit tong integration sign ko. The integral of 2x, babalik at babalik siya sa x squared. So, papakita ko mamaya kung paano siya bumalik dun sa formula natin. Okay? So, balik tayo ngayon ulit sa integral calculus. So, ayan yun ah. Yun yung reason why kaya ako pinapaalala sa inyo yung differential calculus nyo. First, pang ano siya, pwede nyo siyang gawing pang checking. Okay, kunwari, di ba, nag-proceed na tayo ngayon. Para sa mga susunod na problems, may mga given tayong problem, tapos na-integrate nyo na siya. Once na-integrate nyo siya,
better way to check it kung tama yung way nung ginawa nyo is i-derive siya ulit. Para once na bumalik kayo dun sa original equation natin, once na bumalik sa original equation, ibig sabihin nun, tama yung process na ginawa ninyo. Okay? So, balik tayo ulit sa integral calculus. Yung integral calculus naman natin, okay, is nahati siya sa dalawa. Okay? So, nahati siya sa dalawa naman. Which is yung tinatawag natin na indefinite tsaka definite integral. Okay? Indefinite tsaka definite. So, may pinagkaiba yung dalawang yan, guys. First, ang indefinite natin, so pag sabi natin indefinite integral, ibig sabihin nun, mismo nag-integrate ka lang ng given equation natin. Okay? So, kunwari, the integral of x dx is equals to, di ba? So, pag nag-integrate ka, magiging x squared over 2 plus si siya. Okay? Yun yung mismo ano ng indefinite integral natin. Nag-a-add ka ng arbitrary constant. So, mamaya, i-discuss ko din yung mga yan. Kung ano itong parang s na to, kung ano yung plus c, and so on. Okay? So, ano lang muna kung ano yung integral, ano yung dalawang branches or classific types ng integral calculus natin. So next, pag sinabi naman natin definite integral, ibig sabihin nun, may certain limits ka na. Okay? Sa definite integral, may certain limits ka na. Kunwari, 1 and 0. So example, balik ulit tayo sa x dx. So the integral of x dx with a limit, upper limit of 1 and lower limit of 0 is equals to, so integrate lang din natin siya, integrate nyo lang din siya, x squared over 2. Pero ang mangyayari dun sa x squared over 2 natin, hindi ka na mag-a-add ng arbitrary constant or nung constant, nung c. Ang gagawin mo na is i-equate mo na siya sa 1 and 0. Okay? Paano ang sinasabing i-equate? Paano yung sinasabing kong i-equate? So, ang gagawin nyo na, mangyayari na dito sa given problem natin. Sorry, medyo nakakalito siya. Mangyayari na dyan is isa-substitute nyo na yung value na 1 and 0 dito sa given equation natin. Paano isa-substitute? So, technically, magiging 1 squared over 2 minus 0 squared over 2. Okay? So, sa definite integral, may certain value na tayo na kailangan isolve. Okay? While sa indefinite integral, more on, nag-i-integrate ka lang. Okay? Sa indefinite integral natin, nag-i-integrate ka lang ng certain equation. Pero pagdating ngayon sa definite integral, ibig sabihin nun, kailangan mo na ng definite value or definite sagot dun sa given equation na yun once na na-integrate mo siya. So, yung definite integral natin, nagagamit siya ngayon sa Yung definite integral natin, nagagamit na siya sa real-life application ng integral calculus natin. Okay? So, na-discuss ko na actually na ano ko na yung sa ano natin. So, technically, itong definite integral natin, sa finals pa natin siya madi-discuss. So, prelim midterms, more on foundation tayo ng integral calculus, paano tayo mag-i-integrate, ano yung mga certain formulas na kailangan natin, mga ganon. So, indefinite integral pa lang tayo. Okay? So, yan lang muna pagdating sa dalawang types ng integral calculus natin. Nagigets pa? Na kasabayan pa, guys? Okay pa kayo? More on concepts pa lang to, ha? So technically, hindi nyo pa kailangan mag-solve. Okay? So, ayan. Ulitin ko. Balik tayo sa simula. Yung integral calculus natin, pwede siyang tawagin na antiderivatives nung differential. Pwede natin siyang tawagin antiderivatives kasi technically, yung integral calculus is the reverse process lang nung differential calculus natin. So once na mag-proceed na tayo sa mga formulas na ginagamit sa integral, magigess nyo na kung bakit ko sinabing ganun. Okay? So, ito pa yung pagkakaiba ngayon ng differential. Ito na, next topic natin. So, na-discuss ko na kung ano yung integral calculus and meron nga siyang dalawang branches which is yung indefinite tsaka definite. Next naman is ano yung difference. So, baka lang itanong nyo. Difference between differential
and integral. Okay? So, technically, yung pinaka-basic difference between them is yung differential natin, kung yung differential natin, it tackles or yung most, mas madaling magigets itong difference between them or yung pagkakaiba nila is kung saan siya application, kung saan siya ginagamit, ganun, kung saan siya ginagamit. So, technically, yung differential calculus natin, in general, ang pinaka-main application ng differential calculus natin is rate of change, okay? Yung bilis ng pagbabago, okay? Kuwari, pagbabago ng distance, ganun, di ba? Kung naalala nyo yung application ng differential calculus natin, una, pinaka-una siguro natin is yung point, okay? Point. So, once na nagkaroon ka ng change in point, respect to time, so, once na so ayan, point, pwede natin siya sabihin na P. Once na nagkaroon ka ng change in point with respect to time, magkakaroon ka na ngayon ng distance or displacement. Okay? So, ayan na yan. Yung dp over dt natin, is yun na yung distance natin. Change in point with respect to time. Okay? Next, if kung nagkaroon tayo ng change in distance with respect to time, so change in distance with respect to time, magkakaroon na tayo ngayon ng tinatawag natin na velocity or speed. Okay? Velocity or speed, ano mang gusto nyo tawagin dyan, rest lang yan kasi di naman na tayo nagtatakel sa direction. So, either of the two, parehas lang yung velocity and speed natin. Okay? So, ayun, di ba? Technically, yun yung in-explain sa differential calculus natin eh. Kung gaano kabilis magbago ang isang bagay. Okay? With respect to time. Okay? So, ngayon, kung ang differential calculus is rate of change, yung integral calculus naman natin, di ba? Paano natin siya i-explain? Technically, yan yung total size. Okay? Yan yung total size or value ng certain given. Okay? So, madalas dito, total size or values, madalas nagagamit ng integral calculus sa pagsosolve ng area, volume, mga ganon, area or volume, or distance, ganon, or length, di ba? Pinakamagandang example, di ba? Once na, yun nga, katulad ng sabi ko kanina, integral calculus is just a reverse process of differential. Okay? So, once na ni-reverse process mo tong ds over dt, so technically, babalik ka sa distance natin. Okay? Yung total length covered at a certain time. Yun yun. Okay? So, the differential, the integral of s of velocity dt is equals to s plus c natin or s lang, pwede na yun, or s. Okay? So, yun yung ina-explain dito. Yung total distance na covered na meron tayo dun sa certain velocity. Okay? So, ngayon, so, ayan lang, parang dagdag kaalaman lang kung ano yung pwedeng yung, kung saan pwedeng gamitin yung integral natin, mostly for area, volume, length, and so on. Okay, so next naman natin is kung ano yung mga tawag naman dito, yung mahabang S na to. Okay, yung parang bulate or ano mang gusto yung tawag. Okay, so dito tayo ngayon sa PowerPoint ulit. Okay, so the integral symbol, so pwede siyang tawagin na ano, integral symbol or sign, is an elongated S denoting sum was introduced by Leibniz who named integral calculus as calculus summatorius. So, ito pa yung other tawag sa integral calculus natin. Kasi technically, summation siya. Okay? Summation of a given problem. Okay? So, next. Ayan. So, ito, in-explain lang dito kung paano, in-explain lang dito yung relationship between ng differential tsaka ng integration natin. So, kunwari, may given tayong function. Once na, may given tayong function and then once na nag-undergo siya ng process na differentiation, syempre, output natin is derivative. Or yung na-derive na nating answer. Pero once na yung given derivative natin is nag-undergo siya ng process na tinatawag natin na integration, babalik siya dun sa function natin. Okay? So, next tayo. Ito.
symbols, ito mo, sige, ayan. The in differentiation, d over dx or d, madalas d na lang kasi ginagamit ko, is the operator symbol, which means that we have to differentiate. But now, differentiate the expression that follows the symbol. Now, for integration, the operator will be yung integral sign natin, the integral of, yun nga, the integral of x squared. So, balik tayo sa ano. Sorry. So, the integral. So, balik tayo dito sa ito. Yung ano natin. Ito, kuwari. Ito. The integral of 2x with respect to x. Ganun na lang. Kasi minsan, yun na talaga dinadagdag tong dx. Pero sige, gawin na lang natin ganun. So, ayan. The integral of 2x with respect to dx is equals to x squared plus c. Ganun. So, ngayon, actually, may c na nga lang ito eh. So, ito naman yung mga ano natin. Okay? So, ayan. Kare, yan, given problem tayo. The integral of 10x with respect to x is equals to 5x squared plus c. So, ayan. Yung parang, yun nga, yung elongated s na tawag doon is integral sign. While yung 10x, yun yung kailangan nating, yun yung kailangan nating integrate. O yun yung derivative. Or pwede natin siyang tawagin as the integrand. Okay? Teka. Balik tayo dito. Uy, makita nyo yung ano ko. So, advance. So. Ayan. So, itong 10x na to. Wala. So, ayan. Yung 10x na yan. Yan yung kailangan natin na i-integrate. Kung ano yung nasa loob. Kung ano yung nasa loob ng integral sign natin. Yun yung kailangan nating i-integrate. Yun yung nasa pagitan ng integral sign sa anong dx. Okay, so ganyan. So, pwede natin siyang tawagin as derivative or integrand. Okay, so may other term siya na integrand. Okay, so ayan, dx. The differential of x tell us the variable of integration. So next, ito, 5x squared. Yun na yung na-integrate natin. O yun na yung answer doon sa integrand natin. Okay? Next, itong plus c, yung plus c, yan, constant of integration or natawag din siyang arbitrary constant. Okay? So, ayan yung other term for that one. Okay? So, madalas, dinadagdag tong arbitrary constant pag indefinite integral. Okay? Kaya siya dinadagdag kasi technically, unknown function pa siya. Okay? Yun nga, the unknown function or the indefinite integral. Okay? So, ayun. Yun lang. Parang, ano, konting background lang regarding sa magiging mangyayari ngayon. So, next tayo ulit. Balik tayo din sa types ng integral natin. Ayun nga. Indefinite integral tsaka indefinite integral natin. Okay? So, indefinite integral, integral without limits of integration. So, yun nga, kailangan natin maglagay nung plus C. So, paalala ko sa inyo, from here hanggang sa midterms natin, huwag niyong akalimutan maglagay ng plus C. Okay? Matik yun, sa dulo ng equation nyo, palaging plus C. Okay? Plus constant. So, next, definite integral. Integral with limits dapat yan. Integral with limits of integration. Okay? With limits of integration and with a definite value of answer. So dito, yun nga, ang mangyayari dito, once na na-integrate mo na, so pagdating sa definite integral, once na na-integrate mo na yung given function or given problem, kailangan mo nang i-substitute yung upper limits tsaka lower limit natin doon sa variable. Kahit anong variable man yan. Okay? So katulad dito, yung 2 and 1, sinubstitute niya siya. So, naging ganyan yung setup niya. So, 5x squared. So, minus 5x squared. So, substitute mo na lang yung upper limit. Tapos dito is yung lower limit natin. Okay? So, mas magagamit natin to pag nasa finals na tayo.
Okay, guys? So, ayun lang muna for this ano. Mamaya, bali break tayo. Tapos, proceed tayo sa properties. Mga basic properties ng integral calculus. Okay? So, ayun. So, any questions or clarifications regarding sa naging topic ngayon? May gustong paulit or anything? Hi, no. Wala naman? Okay pa kayo? All goods pa? Hi! Hello? Okay pa? Sige. Okay naman, sir. May nagsasalita eh. Anyway, gandang bungad kasi ng Monday nyo eh, no? Amazing. Integral calculus. Anyway, so ayan muna. Mamaya, 10:35. 10 minutes break tayo. 10:35. Proceed tayo sa mga basic properties ng integral calculus natin. So, maiksi lang siya. And, ayun. So, ayan. Sige. Ayun. Ayun lang. Sige. Kung walang questions, pwede na kayong ano. Pwede kayong mag-off cam and so on. Okay na to. E send. Ah, okay.